Dinidistract ko nga ang balyena para makaalis si Bukoy-Koy. Buti na lang talaga at magaling tumakas to si Bukoy-Koy. Ni hindi man lang napansin ang balyena. At nung may nakasalubong siyang ibang aso. Talaga, takbo siya pabalik dito sa amin. Sabi nga ng mga bata ay magpapapicture lang daw sila. Pero bakit naman nila isinasakay sa kotse nila? Talaga, kinuha na nila si Bukoy-Koy. Mukhang kailangan ko na namang utuin tong isa. Ito nga ang ginagawa namin sa balyena. Sa tuwing pinapalabas namin sila Bukoy-Koy, ito nga ang ginagawa ko para lang ma-distract siya. Buti na lang talaga at napakagaling tumakas nito ni Bukoy-Koy. Habang pinapakain ko ng treats si Sianil, dahan-dahan nang umaalis si Bukoy-Koy sa kanyang cage. Syempre hindi niya papansinin yun dahil may pagkain sa harap niya. Diba? Hindi siya na-stress at nagwala. At naging successful ang pagtakas nila Bukoy-Koy sa balyena. Ngayon na lang ulit nakalabas si Bukoy-Koy. Ay, Diyos ko. Day, grabe ang tuwa. Ngayon na lang daw ulit siya nakalaya. Eto na nga ang problema sa tuwing pinapalabas si Bukoy-Koy. Luging-lugi kami dahil naka-lowered si Bukoy-Koy. Akala ko pa naman sa motor at sa kotse lang ang may lowered. Diyos ko day, pati din pala sa aso. Kayang-kaya niya maglakad kahit nasa ilalim siya ng kotse. Eto ang problema sa tuwing pinapalabas namin siya. Mahilig siyang lumusot at tumambay sa ilalim ng kotse. Hindi ko alam kung nagtatago-tagoan ba sila ng mga bata. Halaga na problema na si Buriko kung papaano kunin. Lahat na ng pang-uuto ginawa na nila. Pero hindi talaga nila mautakan si Bukoy-Koy. Kaya naman sumiksik na siya sa mga halaman. Akala niya ay makukuha niya ng mas madali si Bukoy-Koy. Halaga, sige, sumiksik ka lang dyan. Wala siyang kaalam-alam na si Bukoy-Koy nandun na nakikipaglaro. Sa sobrang tuwa niya ay nakikipaghabulan siya sa mga bata. Pero hindi niya alam may nakaabang dun na aso sa dulo. Halaga, biglang liko. Grabe ka naman, Bukoy-Koy. Ngayon ko lang nalaman na takot ka pala sa ibang aso. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nag-request nga ang mga bata na magpa-picture kay Bukoy-Koy. Dahil nga palagi daw nilang napapanood si Bukoy-Koy. Noong una akala ko gusto lang naman nilang kargahin. Kaya naman inayaan ko. Pero bakit parang papunta na sila doon sa kotse? Halaga day! Kinukuha na nila si Bukoy-Koy! Sinakay na nga nila sa kotse at iuuwi na daw nila sa bahay nila. Kumuha lang saglit ng tubig si Buriko. Tapos eto na ang ginawa nila kay Bukoy-Koy. Nagtulong-tulong sila para maitaka si Bukoy-Koy. Para bang gustong tanongin ni Bukoy-Koy kung saan siya dadalhin. Halaga, talagang tinutuo na nila. Kaya naman tinawag ko na si Buriko. Sabi ko ay kukunin na si Bukoy-Koy ng mga bata. Grabe naman kayo. Maya-maya nga ay muli ulit sila nagkita ng aso. Akala ko matapang ka, Bukoy-Koy. Bago nga kami umuwi ay nag-request si Ate Jay na magpa-picture kay Bukoy-Koy. Pero bakit naman ganyan kagalaw? Para ka namang sinabuyan ng asin, Bukoy-Koy. Halaga. Ang buong akala niya siguro ay ilalagay ulit siya sa kotse at iuuwi na sa ibang bahay. Ay naku, Bukoy-Koy. Para namang kitikit ito. Hindi na nga siya mapalagay dahil akala niya ay kukunin na naman siya. Kaya naman dali-dali na siya nagyayapa uwi. Ayaw niya na daw lumabas ng bahay. Baka malingat lang daw kami eh natangay na daw siya.